Mga kapatid, ang sabi ng Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Amen? Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. At pasasalamat ay ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo. Yumuko at humingi, itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Nakikinig sa atin. Ituan po natin ang ating isip, ang ating puso sa pakikinig ng kanyang mga salita. At hindi tayo bibigoyin ng ating Panginoon Diyos. Muli nating pakanasain ang malakas na presensya ng Diyos. Anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. Iwalkan po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala kong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Taas po natin ang ating dalawang
upang patuloy ka namin tinataas at tinataas pa sa matinding pagtaas. In return, Panginoon, itataas niyo rin naman kami. Sobra-sobra pa, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat sa araw at oras kong piling ito, gagawa ka muli ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Ikaw po'y magliligtas, ikaw po'y magpapagaling, ikaw po'y gagawa ng himala. Ikaw po'y gagawa ng dakilang bagay. Muli, Ama, ipapahayag niyo po muli ang inyong mga kapahayagan galing sa kaputuran ng inyong puso. At tunay ka po, Ama, dakilang bagay na naman ang magaganap sa aming buhay. Kaya po, Ama, sa inyo po ang lahat ng karangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawal sa iyong magsabi na Amen. Tapakan natin ang Panginoon sa buhay. At habang tayong lahat ay nakaupo, nais ko pong sabihin sa inyong lahat, mas lalo kayong marirevive sa Kingdom of Jesus Fellowship. Hindi ko alam kung nariyan na si Nanay Cora Pabrigar ngayon, wala pa yata. Ilang taon na ba si Nanay Cora? 60s. 65, 66. Sa kanyang edad na iyon, nag-ayuno siya ng 15 araw, walang pagkain, tubig lang. Isipin mo, at her age, ha? I believe she is 65 or 66. And at her age, ha? Isipin mo, sa kanyang edad na iyon, ha? 15 araw, hindi siya kumain, hindi. Tubig lang ang kinain o ininom niya. Sister Darlene, ilang taon na si nanay? Ha? Ilan daw? Ilan daw sabi? 70 plus. O, sipin mo, 70 plus na pala. 15 days na nanalangin. 15 days na nag-ayuno. Hindi kumain, tubig lang hanggang ngayon, di pa nakakadalo ngayon kasi at his age, ha? At her age, I mean. No? Eh, mas lalo kang marirevive sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amen! Amen! Hallelujah! Pag talagang sasama ka ng malalim sa Kingdom of Jesus Fellowship ng pananalangin at pag-aayuno rito, mas lalo kang marirevive. Tayo sa Marikina, wala tayong tigil ng pananalangin, di ba? Araw at gabi, tanghali, madaling araw, wala tayong pahinga. Amen! Amen! Pagamat busy tayo sa maraming bagay, glory to God at maging sa iglesia ito. Purihin ng Panginoon, kahit na mga may edad na at mga babae at mga lalaki, walang tigil ng pananalangin dito. At hindi lang walang tigil ng pananalangin, wala tayong tigil na pag-aayuno. Amen! May nananalangin ng 40 araw at 40 gabi, tubig lamang. May nananalangin ng 15 days and 15 nights, tubig lamang. May nananalangin ng 21 days, partial o katakatahakot na iba't ibang uri ng pananalangin. May tao pa ba rito? At habihin mo sa katabi mo, sa Kingdom of Jesus Fellowship, mas lalo kang marirevive kung sasama ka ng malalim. Sabihin mo. Amen! Talapakan natin si Lord! Hallelujah! At makaya magpalista tayo. Tatlo po yung ating prayer fasting. Number one, para sa patuloy na tagumpay ng pamilya ko at ng pamilya mo. Amen. Ano ang laman ng ating prayer fasting? Para sa tagumpay ng pamilya ko at pamilya mo. Pangalawang prayer fasting natin, para sa tagumpay ng Kingdom of Jesus Fellowship at tuloy-tuloy na tagumpay nito. Amen. Pangatlo, para sa ating anniversary, malapit na. At pangapat po, ay para sa patuloy na pagsakop natin sa buong mundo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ina ng palakpak natin. Ina. At nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nakikita natin, paganda ng paganda yung church natin. Napapansin niyo ba? Kumikinang ba nang kumikinang yung church natin? Ang hindi lang kumikinang, pagkakit ninyo, walang kinangyan, hanggang sa labas, walang kinangyan. Kasi dapat ang nagpapagawa niyan, yung Anson mismo, yung may-ari ng building. Pero pagpasok nyo hanggang papunta ron, makipapapansin nyo, pakinang ng pakinang yung ating church, sapagkat yan ay sagot sa ating mga pananala at mga pag-aayuno. Amen! Ina ng malakpak talaga natin. Pati yung ating graduate kumikinang, amen! Isang araw, patuloy nakikinang yan, amen! Sagot yan sa ating mga prayer and fasting. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. At dito na ba, dito ba napapansin, yung isa natin, yung mukha ko ay pakinang ng pakinang. Ano na napapansin? Di ba?
my face keep on shining and shining. Hallelujah. Because of our continuous prayer, unlimited prayer and fasting. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. At napaganda po ng mensaheng ito. Matatagpuan po natin sa Awit 37, verse 34. Napakaganda talaga. Sobrang ganda nito. Grabe. Kung pwede lang nga ligawan, liligawan ko ito eh. Kaya hindi na pwede eh. Magagalit si Pastor Raging. Pero okay lang, pwede naman siguro na ligawan yung versikulong ito. Wait on the Lord and keep His way. Wait on the Lord and keep His way. No? Ano ang pamagat ng ating mensahe sa oras na ito? Parehas din. Wait for the Lord and keep His way. Ano bang ibig sabihin ng wait for the Lord and keep His way? Ano ibig sabihin nun? Sa ibang translation, sa Old English, pakisabi Old English. Old English version, ito po ang sabi rito sa Old English version. Do not be impatient for the Lord to act, but travel steadily. Tama ba yung pronunciation ko? Kinukurga ko ng mga anak ko, steadily, steady, steadily. Tama ba yun? Along His path. Do not be impatient for the Lord to act, but travel steadily along His path. Kaya sabi nga noon, huwag kang mawala ng pag-asa o pasensya. Sa Panginoon mo, kung hindi siya kaagad, uma-action. Pagkos, magpatuloy ka sa pagganap sa perpektong kalooban ng Diyos sa kanyang daang matuwid. Kaya ang sabi nga noon sa Awit 37:34, wait on the Lord and keep His way. Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Sa mga darating na Sunday, magiging maayos na po ito kasi continuous po yan eh. Depende sa inyong tithes and offerings kung maganda po yung ating iglesia. Ano niyo po nung ako'y nagsisimula sa Panginoon? Hindi lamang po ako manalangin. Hindi lamang po ako nananalangin na nakatayo, nakataas ng kamay, o nakaluhod. Nung ako po'y nagsisimula sa Panginoon, ako po ay nananalangin ng nakahinga at nakadapa. Ganito po ang prayer ko. Nakunan, no? Nakunan niyo? Ganon ang prayer ko. At kahit na ang Amerikana ko ay puti, ganon ako manalangin. At hindi lamang dito sa ating iglesia, kahit saan ako makarating, kahit na anong kasuotan ko, kita-kita nila yan. Nagturo ako ng New Manila, at pagkatapos ng mangaral doon, bumuhos ang kapangyarihan ng Panginoon, ang akala nila umalis na ako. Ang hindi nila alam yung kanilang iglesia, bako-bako, maputik, hindi ko pinipintasan ha. Ang sabi ko, hindi ko pinipintasan, sinasabi ko lang yung totoo. Pero matapos na bumuhos ang malakas sa kapangyarihan ng Diyos, nagulat sila. Nandun ako sa gilid, puting-puti ang kasuotan ko. Nakadlugod ako sa presensya ng ating Panginoon. At yung po ay ginawa ko po yan nung ako po'y nagsisimula sa Panginoon. Amen. Ang tanong, hindi ko na ba ginagawa yan? Mas lalo kong ginagawa? Pakisabi, mas lalong ginagawa? Mas lalo! Bakit? Sapagat nung ako'y nagsisimula sa Panginoon, ay hindi ko pa nakita ang mga sagot ng Diyos kasi nagsisimula pa lang ako eh. Amen? Nung ako'y nagsisimula pa lang sa Panginoon, hindi ko pa nakita ang mga sagot ng Diyos, ang mga blessing ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon, ang promotion ng Panginoon. Pero habang ako'y nagpapatuloy sa Diyos, nakikita ko ang kanyang blessing, nakikita ko ang kanyang promotion. Amen? Kung ngayon kitang-kita ko na ang kanyang promotion, ititigil ko ba ang ganong uri ng pananalangin? Hindi! Lalo akong humihiga sa presensya ng Panginoon! Hallelujah! Amen. May tao pa ho rito. Eh, lingkod ng Diyos, hindi ka ba nag-iisip ng negative na yung ang mahal-mahal ng coat and tie? Ang mahal-mahal ng pants, ang mahal-mahal ng pantalon? Hindi ka ba nag-iisip nun?
At higit sa lahat, hindi mo ba alam, lingkod ng Diyos, na ang maraming tao ay kung ano-anong ginagawa sa mukha para kuminis, samantala ikaw, yung mukha mo nilalapag mo sa lupa? Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi po. Sapagat nakita ko sa aking ganong uri ng pananalangin, pinuramot ako ng Diyos. Amen? At ngayon nasa promotion na ako, ititigil ko pa ba yun? Hindi. Mas lalo kang pagbubutihin na manalangin na matindi para sa Panginoon. Kalimutin mo yung katabi mo. Gets mo ba? Gets mo? Kuha po ba natin? May sabi ko nga sa Panginoon, Lord, nung wala pa nga ang blessing mo, ganyan ako manalangin eh. Eh, nung dumating na ang blessing mo, eh di mas natong dapat ko ito yung ganyan pananalangin? Ang problema ho sa nung kasi ng marami ganito, pag tumarating na yung pag wala pang blessing, oo, Panginoon, antititindi yan. Antititindi talaga ng prayer, antititindi talaga ng pagsunod sa Diyos. Pag dumating na yung blessing, tigil na. Tigil na sila. Tigil na sila. Kasi dumating na yung blessing eh. Yung iba naman, nanalangin, wala pa yung blessing. Sabi nila, Lord, ang tagal namang dumating ng blessing mo. Ang tagal mo namang umaksyon, ang tagal mo namang sumagot. Ang tagal mo namang sagutin yung mga prayer ko. Kaya nakagawin niya, hindi na ako magtutuloy sa Panginoon. Nakalawaan niya ako. Dalawang uri ng tao, hindi nagtutuloy sa Panginoon, number one. Sapagat dumating na yung blessing, hindi na tumuloy sa Diyos. Yung iba ni isa naman, ay hindi na nagtuloy sa Panginoon. Bakit? Sapagkat, ang akala niya walang sagot ng Diyos. Muli, ako ay nasa salamin lang. Kinausap ako ng Diyos. Meron uling nakaambang judgment na naman. Makinig maigi sa mga babaeng mga lalaking, magaganda na ang mga tahanan, magaganda na ang mga sasakyan, promoted na, may mga businesses na at marami pa ng marami ang mga businesses. But they are not giving their tithes and offerings and first fruits properly. At kasabay nito, hindi nila ibinibigay ang buhay nila, ang talento sa Panginoon. At ito ang sabi ng Panginoon, nakaamba muli ang mga judgment sa kanila. Whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Kaya makinig po ang lahat ng may pandinig. Warning uli para sa marami at para sa lahat. Kung naranasan mo na, tinaas ka na ng Diyos. Kung naranasan mo na sinagutan na Diyos sa mga panalangin mo, may sasakyan ka na, may bahay ka na, may house and lot ka na, nakita mo talaga ang pagpapala ng Diyos. Pero hindi ka pa rin nagbibigay ng tithes and offerings at first fruits. Hanggang ngayon, yung mga talento mo ayaw mong i-offer sa Panginoon. Pabanding-banding pa, isi-isi ka lang. Alam na mo ang tawag mo, alam na alam mo ang calling mo, hindi mo nilalagyan. Muli, as a true prophet of God, even I prophesy, another judgment is coming. Babagsak na naman muli ang pagpapalo ng Panginoon. At ano ang gagawin ng Diyos? Itong mga blessing na nasa kanila, ibibigay ng Diyos sa mga nagtatayos at nag-offerings at nag-first fruits. Amen? At ibibigay ito ng Panginoon sa mga babae at mga lalaking habang nag-aaral ay naglilingkod sa Diyos, habang nagtatrabaho, habang nagnegosyo ay naglilingkod sa Diyos. Bagamat hindi sila full-time pero nag-o-offer sila ng talento sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo, ibibigay ng Panginoon ng pagpapala sa inyo. Amen? At yung pinagpala ng panahon ng Panginoon na nagbibigay ng tithes, offerings at first fruits at ino-offer ang mga talento sa Panginoon, gusto kong i-prophesy sa inyo, lalo kayo pagpapalain ng ating Panginoon. Hina ng palakpak sa inyo. Alam nyo, ang totoo lang talaga ang mga Pilipino, sabi ganon, isa ito sa pinaka-emotional sa maraming bansa. Pero regarding sa pagpapalakpak, hindi tayo expressive. Mapapansin mo ang mga Amerikano, pag yung pumapalakpak pa, standing ovation talaga yan. Totoo yun. Dapat nga lamang, ang ating bansa ay higit sa lahat, ay talagang worshiping church talaga tayo. Nakunawaan po ba natin? Narinig niyo po ba yung prophecy ko? So, mamili ka na. Gusto mo bang magpatuloy ang pagpapala mo?
Ibigay mo ang tithes and offerings at first fruits mo at i-offer mo ang talento mo sa Panginoon, gusto mo namang maputol yan? Maraming beses na ako nag-prophesy ng ganyan, maraming hindi naniwala sa akin at inaway pa ako, pero ang nangyari, natupad pa rin ang prophecy. Kaya warning po sa lahat. Di ba, dali-dali lang naman eh. Ibigay mo lang naman yung tithes and offerings at first fruits mo, tsaka i-offer mo lang yung buhay mo sa Panginoon eh. Eh noon nga, wala kang pagpapala eh. Eh ngayon nga, marami ka ng pagpapala, hindi mo pa i-offer ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Kalabit mo katabi mo, gets mo? Gets mo ba? Nakunawaan niyo ba ako? Oo. Kaya po mga minamahal, another judgment is coming. Sa mga babae at mga lalaking, ayaw talaga. Nagpupumilit na hindi nagiging masunurin sa Panginoon. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, napakaganda po nito, ito po yung related. Wait for the Lord and keep His way. Itong ating tinginan, yung letter A. Wait for the Lord and keep His way. Na ang sabing ganoon, habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos, habang hinihintay mo ang paghuhukom ng Diyos, habang hinihintay mo ang aksyon ng Diyos, manatili kang nasa gitna ng daan o ng kalooban ng Diyos. Marami ay napagpala, maraming nag-pray at napagpala na wala na sa kalooban ng Diyos. Yung iba naman nag-pray, wala pa yung sagot ng Lord, umaalis na sa Panginoon. Dahil ang sinasabi nila, walang sagot ang Diyos. At makikita natin sa aklat ng Awit 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. Kapag ang banal na kasulatan ay nag-ulit ng salita, wait for the Lord, wait for the Lord. Ang ibig sabihin niya, binibigyan niya ng diin. Ang ibig sabihin niya, listen very carefully. Anong sabi sa aklat ng Ecclesiastes? Tingnan lang natin sa aklat ng Ecclesiastes. Unahin na natin ito. 3:11. He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in its time. Ginagawa niyang maganda, mainam, mabuti ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Ano pong ibig sabihin nun? Not in our time, not anybody's time, but in the time of the Lord. Alam mo kung babasahin mo ang banal na kasulatan, two nights ago, I was reading my Bible. Nakita ko na ang mga Israelita dinalis ng Lord. Sila ay dinala sa Babylonia. At doon sa Babylon, sila ay nag-serve sa King of Babylon. Nag-serve sa Babylon. And the Lord is impressing in my heart na ang Diyos ay may karapatan. Pakisabi, may karapatan. He has all the right na gawin ang nais niyang maibigan. So para sa kanya ito ang makabubuti para sa mga Israelita. So mga minamahal, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin naman. Alam ng Diyos. Nakunawaan ninyo ako? Alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin, kung ano ang mainam para sa atin. At ang mainam at ang makabubuti para sa atin ay sinasagawa niya at ibinibigay niya sa kanyang takdang panahon. Pakisabi, takdang panahon. Hindi sa ating panahon, kundi sa kanyang takdang panahon. Pag ikaw ay nanalangin at hindi niya binigay, it means hindi niya kalooban. Pero pag kalooban niya, hihintayin mo yung takdang panahon ng Diyos. Nakunawaan ninyo ako. Lagi siyang may takdang panahon. So mga minamahal, ang sabi ng Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Diba? Listen very carefully. Pag tayo po ay nag-evangelize, wala tayong tigil ng evangelism. Pag tayo po ay nag-evangelize, yung ibang mga tao, ang sinasabi nila, eh, hindi pa naman maghuhukom. Tama. Yung iba, ayaw naman nila nga, yung iba ay naniniwalang may maghuhukom, pero sinasabi nila, hindi pa naman maghuhukom. Yung iba naman, ayaw pang magbagong buhay, sapagkat, ang sabi nila, hindi pa naman ako mamamatay. Tama. Diba? Magsisigana ng kasalanan mo, sasabihin nila, hindi pa naman ako mamamatay.
Di ba? O maglingkod ka din sa Diyos, gawin mo na ang mga bagay na ganito. Hindi pa. Ibig sabihin nila, hindi pa time. Tama po ba? Naunawaan po ba natin? At makikita po natin, mga minamahal, buksan natin yung Hebrews 9.27. Unahin kaya natin yon. Hebrews 9.27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Naunawaan natin. Okay. Tingin po sa akin, nag-share tayo ng salita ng Diyos sa mga tao para magsisi ng kasalanan, ayaw nila. Sabi nila, hindi pa naman maghukom, hindi pa naman ako mamamatay. Tama. Ngayon, ito ang problema. And this is the problem. Minsan, ang kamatayan ay dumarating sa tao na hindi natin inaasahan. Tama. Ang kamatayan ay dumarating sa tao na hindi natin inaasahan. Tama? Tama po ba mali? Amen. Mag-isip kayo na hindi pa dapat mamatay, biglang namatay. Mag-isip kayo. Ako, marami na. Marami na akong naiisip. No. Siguro, mga ilang buwan lang ang nakalilipas eh. Nagulat ako. Sabi sa akin, Pastor, mag-funeral service po kayo sa Kainta. Anong meron? Si ganito, patay. Anong kinamatay? Kasama ang barkada. Madaling araw. Susundo raw sa girlfriend. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Pumundo ng sasakyan sa jeep. Patay siya. O hindi po inaasahan yun. Walang sakit yun. Biglang namatay. Naunawaan po natin. So anong dapat gawin ng mga tao pag binabahaginan natin ng Word of God? Dapat tanggapin kagad. Amen. Sabagat hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam eh. No. Okay. Ang tanong ko ay ito. Kailan magagalap yung paghuhukom ng Diyos? Walang nakakaalam yan. Walang nakakaalam. No? Sabi nga ng 2 Peter chapter 3, beginning verse 7, bababa, huwag nyo na pong buksan, ilisan na lang ninyo at basahin na lang sa inyo mga bahay sa mga darating na panahon. Basahin nyo na kaya yung 2 Peter chapter 3, makikita ninyo na may taktang panahon talaga ang Diyos.